Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galab shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action at ito po ay talagang maging aware po lahat ng mga kakamping kasi itong tao na to ay nagbabanta mga ka-action mga kakamping, no? Nauubusin daw ang mga pinklawan para matahimik ang bansang Pilipinas. Yan po ang nakikita nyo yan sa screen. Ito po ay nakita ko po sa page na Naluko Na. Ayan. Basahin po natin ang naging caption sa page ng Naluko Na. Handang pumatay para ipagtanggol ang mga idolo. Ganyan ka, blank at kademonyo ang mga supporters ni Duterte at Marcos. No? Yung ginblanko po, ayan, makikita nyo naman kung ano. Napakaano po kasi bawal po yun sa community ni ano ni YouTube, no? Kaya hindi ko ginblanko na lang mga ka-action, no? Yan po ang naging caption. Ito, yung nakikita nyo po sa picture na yan, may caption din po yan mga ka-action. At yung dito sa left side, isang comment din na ka-apelyedo niya rin mga ka-action, mga kakampeng, no? So basahin po muna natin ang caption sa post ng may picture, yung sa baba, no? So ito po. So, hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan niya, ha? Ayan, kitang-kita po, ha? Ang pangalan niya, okay? Lahat basta susuwag, papatayin natin para matahimik na tayo. Isusunod natin ang lahat ng miyembro ng Liberal Party. Patayin sila lahat. O, yan, antindi. Antindi nitong tao na to, no? Yan, pati Liberal Party binantaan, okay? So, ito po, basahin po natin yung, ano, yung isang comment ba to? Yung nasa left side, mga ka-action, no? Pero same sila apelyedo, mga ka-action. Nagkaiba lang ng pangalan, okay? Maganda to, may nag-umpisa na, lubos-lubusin na natin, ubusin na natin ang mga pinklawan sa bansa natin. Kahit 3 pinklawan lang ba, mapatay ng 1 DDS, pwede ba para matahimik na ang bansa natin? Ayan, klarong-klaro mga ka-action, mga kakamping, no? So ito yung sinasabi ko, na ina-advise ko sa ating mga kakamping na mga supporters lang, mga ka-action, no? Na dahan-dahan sa pananalita sa social media. Kasi pag problema, mahirap po lusutan. Yung po ang ina-advise ko sa inyo. Yung opinion ko po ay para din sa inyong kapakanan. Gaya nito po, no? Itong post na to, inano ko to, gin-search ko pero hindi na siya masi-search, no? Nakaano na, siguro binura niya na ang post na to. Itong mahirap sa mga ganitong klaseng tao, eh. Ang tapang-tapang mag-post tapos buburahin, no? Pero kahit binura niya, ito na po, kumakalat na po ang post na ito. Alam mo, kung sino ka man po, hindi ko nababanggitin ang pangalan mo. Kung mag-post ka po, dapat panininindigan mo, no? Yung parang matapang ka, kasi ang tapang mo dito sa post mo, eh, no? Pati Liberal Party, uubusin mo, isusunod mo, di ba? Ngayon, kung makarating po ito sa mga higher na mga opisyales, ay talagang, iwan ko lang sa'yo. Baka mapanood ka lang namin dyan. Nakapusas ka na. No? Kasi ito ang napakahirap. Wala na itong question-question. Dampot agad ito. No? Kasi matibay ng ebidensya to, eh. Doon ka na magpaliwanag sa korte. Sa totoo lang. No? Kaya itong mga ganitong klaseng tao, siguro, nabuburyong na sa kanyang sarili. Siguro nagugutom na ito. Kaya ang pinag-initan ang mga pinklawan. Nagugutom ka na ba? Abay, pwede ka naman maghingi sa mga pinklawan. Baka pwede naman mag-abot-abot ng piso-piso ang mga pinklawan para may makain ka po. Siguro, nung ginawa mong post na to, ay buryong na buryong ka sa sarili mo. O, ayan tuloy. Ha? Kahit pinua, kahit binura mo pa yung Facebook mo o anong ginawa mo dyan sa post mo, no? Kumakaalat na ang iyong post. At sino ba ang tinatakot mo dito? Yung mga pinklawan ba? Akala mo ba natakot din ang mga pinklawan? Akala mo ba tatayo ang mga balahibo ng mga pinklawan? Lalong-lalo na po itong binantaan mo ang Liberal Party. Hindi ko po alam kung kanino ba ito anib, no? Kasi dito sa ano nabanggit niyang DDS, pero napakahirap po magbintang kung DDS po ba talaga itong gumawa o kung kanino panig. So ituring na lang po natin siya na independent. Kasi siguro ito, malaki ang problema sa kanyang buhay. Kaya gumawa ng kabulastugan sa social media. Ayan, dinagdagan mo tuloy ang problema mo. Malaking problema talaga ang ginawa mo. Kaya ito po ang ina-advise ko sa inyo mga ka-action, mga kakamping. Mag-ingat po sa pananalita, lalong-lalo na po sa social media.
lalong-lalo na po kung wala tayong resibo na binabasihan sa ating pinupuna. Yun po ay para sa atin. Yun lang po mga kaaksyon, mga kakampeng. Thank you for watching. Have a good day.